Okay, so wala tayong colors. We have a scorpion mirror here. Kidenbayushi, Kidenbayushi. Second scorpion mirror na ni ano, Dennis. So opening is Vice Proprietor, tsaka kay Dennis, Court Novice, kay Karl. Karl attacks, Secret Cash, Earth Ring, defend by with Vice Proprietor. First action, Vice Proprietor, bows, Court Novice, then Karl plays Countryside Trader. Tapos activate niya rin yung cash. Okay, winning si Karl. Plays a meek informant outside of the conflict. So winning Earth. Playing Banzai on the Countryside Trader. So if Dennis has an assassinate, that would be a good time. Although, pwedeng ma-edict. So, breaking na. Dennis, thinking about it, plays Asadako at home, so medyo tell yun na wala siyang assassinate or he doesn't plan on using it. Please the Sadako para hindi ma-earth. Ah, no. He plays the Sadako to play Discourage Pursuit. Probably baiting yung edict here. Although dalawa pala tong ano, courtier niya. So, kinansel ng edict yung Discourage Pursuit. Do we see the assassinate here? No, no assassinates. Discourage Pursuit also dishonored Sadako, so that's pretty good. Discourage Compelling Testimony. Okay. So, break. Successful break by Karl there on cash. So it's his turn now to attack. So Dennis is probably going to attack City of the Rich Frog here. Water Military. Possibly to deny yung Vice Water Ring. And potentially stand yung kanyang Vice Proprietor. So, yeah, goes to City of the Rich Frog. Defense. First action,
sa dako, tapos discourage pursuit din. So 0 na ngayon. Karl down to 5 cards though. So Dennis passes. So no loser, 0 conflict siya. Okay, tinayo ni Dennis yung vice proprietor. Interesting, bakit hindi yung sadako? Baka may tesen. Just going political void with both sadako and meek informant. It's courteous greeting. Mali nga yung tinayo niya. Akala ko may something doon. May extra plan. Okay, we'll probably bow yung sadako here with the courteous greeting. Tapos itatayo ni Karl with Kyuden Bayushi. Interesting. Hindi tinayo ni Karl. So, he's going to defend here. Kaya niya pa itayo ng Kyuden Bayushi to. If I were him and you're already down to 5 cards, push mo na yung ano, tempo. Okay, may tesen nga. Pag tinayo niya to, maging 5, hindi pa rin breaking. So I think Dennis is actually forcing him to stand this. And you probably should. Court mask. Well, for shame to. Court games as this, ano. For shame. He's dishonoring a lot of his guys though. Pagkatapos nito, 5 honor na lang siya. Open to ano to, dishonor. Why didn't he use Kyuden Bayushi there? So Dennis actually spending cards now. Why not use Kyuden Bayushi here? Ayun na, finally. Ah, kaso na EBS. Good play from Dennis. Counters yung KB. Okay. Dennis wins on defense. Karl will go down to 5 honor. Might see bid ones after this. Or not. Pwedeng mag-bid high si Dennis para sa alibi artist. Kasi medyo low on hand na rin siya. Yes, board advantage daw.
dispatch to nowhere yung unang action si Kara kay Sadako. Good. Loses Dennis plays alibi artist. Karl plays Yasuro actress. B3 si L5R. B4 si Twilight Jade. Siya pa yung nagbigay ng honor. So, hindi pa rin matatrigger si alibi artist. Storehouse for card. We'll probably see a poke air by Dennis here. Squeeze him down further. Oh no, he goes for water, okay. Fo-force niya na yung actress. Military. Oh, nope. Changing his mind. Nobody got favor nga pala. First round. Hello? Si ano, si Papa Dennis. Si Karl. Ayan. Yay, may colors na. Pwede na ako. Ka sa game eh. Sige lang, habol lang kayo. At ay, sorry. Akala ko si Chris, si Edong pala. Hindi ko nang basesan. Pwede na akong magpahinga ng onte. Mas sexy boses ko, no? Di ba, hina kanina? Medyo hindi at hindi parang hindi nag-i-invest si Karl ng fate, no? Ng fate, oo. Oo, parang hindi. They fade away so quickly. Maganda yung play kanina daw ni Dennis na ano, na EBS yung cue din ba yung trigger. Although mali yata yung natayo niya, dapat si Sadako. Akala ko may grander scheme of things na gagawin si Dennis eh, wala pala. Nagkamali lang talaga. I thought you were watching. You changed na yung character ba? Pero, nalalakasan ako sa Tessen kasi maganda yung mga 2 cost ni Dennis. Kaya lang bakit kaya dalawa lang Tessen niya? Oo. Wala nang space. Dapat wala nang slot. Wala nang slot nga siguro. Mukhang ano pero lang. Pero masyado kalakas yung Sadako uli eh. Kasi 4-4 biglang magiging 5-5 dahil lang sa 1 cost na. Tapos naglagay na rin pala ng thumbtack si Dennis. Decision na ngayon kasi wala tayong magagawa dyan. Hindi ako nga. May, I mean, nakakuntian lang ako. Ang feeling ko sa Tessen is either 3 or 0 eh. Enter a message. Oh, di ba? 3 or 0. Oo. Hindi siya pwedeng ano eh. Masyado siya maganda. I forgot the password. Eh, kailangan natin mag-hindsight. Commentator tayo. Trabaho natin yun. Yung trabaho natin. Yung PUBG match, kailan yun? Mamayang gabi? Yung? Oo, oh, mamaya. Okay. Oras ba yun? Ba't parang wala? Excited na ako. Oo nga. Ano oras kaya yun? Okay, 0-0 na ngayon. Nagbaba ng ano? Nagbaba siya ng ambusher just to attack. Tapos wala na namang fate investment. Oo nga eh, medyo
medyo iffy ako sa fate. Dapat meron eh, kasi malaki ng palaki yung board disadvantage para lang sa one fate naman na kaya namang mag-invest. Lalo na yung sa Dako kanina, tsaka yung Countryside Trader. Oo, yun din. Maganda yun eh. Okay, so ngayon... Countryside Trader, pwede i-trigger kay Secret Dash. Oo, oo. Anything na... Triggered ability kasi eh. Triggered ability eh. Oo. So, pwede, definitely useless. Pwede nga rin sa ano, sense. Pwede sa resto. Ah, oo nga. Tama ba? O, ano ba yung resto? Sabi niya? Baka depende sa wording ng resto. Hindi yata pwede sa resto kasi when broken eh. Hindi. Mukhang ano... Ah! Ala, nasan ba yung when broken? Cost o effect? Ala, nag-iba na kasi yung resto eh. Wait lang, ha? Double check natin. Cost siya. Kung cost, pwede. Tapos yung wording, your opponent eh. Oo. Hindi naman the attacking player. So ngayon, umatak si Dennis by si Praetor, defend with blackmail artist, na wala na namang hindi, inactress, tapos kinortmask. Medyo bababa na rin yung honor ni, ano, ni Karl. Wala pang forgery to, no? Wala pa. Wala pa akong nakakalaban na Scorpion na gumagamit. Baka wala lang opportunity kasi mas mataas yung honor. Ako gumagamit ako sa crab. Malakas ba? 1x lang para sa... Medyo mabigat yung one fate cost eh. Pero, I think... Oo, mabigat yung one fate na cancel eh. I think fair naman yun. The, ironically enough, alam nyo ba, ano, ang naranasan kong cancel sa Scorpion, yung cancel ng Phoenix, yung walang silbi. Ah, oo, yung ibabalik sa top ng ano deck. yun kasi... Escape. Yung two fate. Parang para masulit siya, kailangan i-cancel mo Cabres or Assassinate. Hindi, ang sulit sa last turn. Dapat manalo ka sa turn. For the win, dapat yun. Umikot pa eh. Dapat hindi na nga iikot yun pagka ginamit mo. Mm-hmm. Pag ginamit mo, dapat hindi na iikot. Uy, masaya yung hayakin mo, Shiro ah. Nagtetest ako sa gabi eh. Alam mo bang nakagawa ako ng ano ng isang buong deck na walang LPB? Kaya naman eh. Deck na walang LPB. Ako ang ginagamit ko sa Hayakin yung mga Pride na 2 coaster. Isa lang naman 'yun, ay dalawa lang 'yun eh. Yung ano pa? Yung dalawa lang sila. Gunso tsaka yung ano 'yun, yung Challenger. Challenger. Mm-hmm. Hindi ko ginamit yung Challenger, dinap ko, nilagay ko na lang si Gohei. Mas efficient yung stats eh. Well, ako parehas nandun. Tinetest ko ngayon. Pero walang LPB. Walang LPB. Ang 3 ko, ang more than 2 cost ko lang ano, si Zentaro tsaka si Ujiaki. Ako Zentaro lang. Hindi ko nilagay si Ujiaki. Yung Ujiaki 1 or 2x lang naman. Mabigat eh, mahal. Yung Master Tactician nga, hindi ko nilagay. Oh, Master Tactician wala. Ewan ko kung ba't gusto ko ito nilagay. Commander yun. Meron ka naman take up command para maging commander eh. Kung magta-tactical ka. Oo nga. Tapos, sobrang synergistic pa nun take up command dun sa deck. Yung tinayo mo, pwede mo pang impanghatak ng ibang tao na umatak na. Hindi, umaatak nga ako. Wala ano eh. Atak ako military. Tapos pag uwi ko, hindi magbabaw si Gohei. Gohei. Magsi-straighten sa Hayakin si ano, si Chanuri. Attack ulit. Kasi si Chanuri kailangan umatak lahat ng provinces lahat eh. Tapos yung ano, isang Tessen lang tayo yung isa. Ayun pa. Attack yung dalawa.
alam mo yung broken card doon? Ano? Makeshift. Makeshift. Ay, hindi ko pa natetest yung makeshift war camp. Ay, Diyos ko po. Kung nag-swarm ka, tapos lumabas yung tatlong ano mo, tatlong Ashigaru Devi. Ah. 3-4 isa nun. Malakas yung... Ay, may makeshift war camp yung plus 2 sa ano, di ba? Plus 2 yes. Military each. Oo. Oh, meron pala ako nun. Malakas nga yung pwedeng-pwede mo i-force wala. Yung ano, yung military. Anyway... Ayun ka lang pala sumali sa game eh. Oo, ngayon lang. Hintay ko nga commentation nyo eh. Wala eh. Anyway, down to 3 owner na si Karl, tas wala na naman siyang board. He's up on cards though. Ayun, wala na namang fate oh. Alibi Artist, automatic. 1 or 2 fate to eh. 2 fate yan. Dapat na 1 fate. Lalo na sa 3 honor na situation. 3 honor? Draw card. Oh, doon ako medyo iffy sa ano. Hindi nagsistick yung board niya. Kailangan niya ma-identify kung ano yung mga characters na dapat nilalagyan niya ng fate. Ang dapat lang walang fate. Tingin ko, Galad Quartermaster tsaka Kayo Envoy eh. Lahat dapat may fate. Ay, tsaka Ashigaru Levy. Oo, oh, babalik-balik naman yun eh. Adumsho Genja, mga ganun. Pero lahat dapat meron eh. At least one. Hindi, brush samurai. Unless final round na kasi masyadong sulit yung one fate for another character. Mm-mm. Chanuri, lahat. Always, 3 fate. Uy, ma-assassinate daw yun! Hindi, kaya nga crab splash ako eh. Lagyan mo ng, ano, ng reprieve, okay na. Naka-FG. Hindi, wag naman, pag wala kang reprieve or FOJ, wag naman 3 fit. Isang, masyadong ano yung assassinate. Naka-ano ka ba, Edong? Naka-tawag dyan? FGG? Isa. Isa lang. Ako kahapon, triple FGG eh. So, kahit tawag dyan, i-assassinate niya yung Gohei or yung Chanuri, okay lang kasi sobrang wide na ng board ko, nag-snowball na. Uy, na-play yung ano, prayers to Ebisu. Hindi na-cancel. Uy, lumusot? Oo, lumusot. Wow, parity ng honor. Oo, buhay na uli si Karl. Uy, 8 honor swing pala yun. Ha? 8 honor swing, oh. Full value. Parang may mali. Dapat nag-alibay muna. Oo, dapat nag-alibay muna. Sayang yung alibay artist. Sequencing error na yan. Sequencing error yun. Ano tayo magagawa sa sequencing error? Guys, quiet. I'm doing a commentary. Ay, kami ba pa yung nagsasabihan mo yung mga bata? Mga bata, sorry. Mga bata. Tumahimik kami bigla ni Snap. Hindi ko na marinig si Snap. Hello, sorry. Ah, akala ko. Nagsasalita ka. Wala. Red, Dennis Honor yung Unicorn Splash. The Way of the Scorpion, chipoy-chipoy ng onte. Babalik na, tatrabahoin na. Yun yung issue kung bakit hindi, ba't hindi siya naglalagay ng fate sa tao eh. Yun yung issue eh, machichipoy-chipoy siya ng 1-1-1. Oo, ng Way of the Scorpion, tsaka ng Court Games. Although, iisa-isahin na, medyo tatrabahoin na naman ni Dennis yung Dishonor ngayon. So he's still winning with dahil sa favor kahit na nakabaw na 'yon. Tinayo yung countryside trader pero wala naman siyang ano skill. So I guess kailangan niya mag-pump dito. Ba't pa natinayo kung walang skill. Militar ano, kailangan niya mag-pump, may pump siguro or baka player error. Ba't hindi na lang siya nag-ibiso after niya umatak? Oo, pwede. Ay, hindi, baka natatakot siya na ma-honor out sa ano. Pero pwede naman siya mag-play ng ibiso sa conflict. Problema dito ngayon, kahit ipump niya ng bansa yan, hindi pa rin breaking yung ano,
yung courteous greeting. Kasi may favor. Oh, kasi may favor. And anyway, Dennis can always straighten if you wanted to. Oo, marami sa ating mga listeners, bakit ba sulit ang invest faith sa L5R? Simpleng math lang yun eh. Kung one coaster mo, nilagyan mo ng faith, parang plinay mo siya uli. So, walang economic advantage. Yung two coaster mo, pag nilagyan mo ng faith, parang nagplay ka ng two cost uli the next turn. Pero, one faith lang ginastos mo. One faith lang ginastos. Tama. Tapos, the higher yung cost ng character, mas malaki yung value ng extra one faith na yon. Itong mga... Tama. Ang maganda dito sa mga characters, talaga, alibay artist, kahit na one faith lang yan, wala kang economic advantage, masyadong maganda yung ability para hindi mo lagyan ng faith. So, parang nag-trade ka ng, ano nun eh, ng faith for cards nun. Tama. Spell cycle. Ganun ka-broken si Alibay Artist. Oo, it's malakas si masyado malakas si Alibay Artist. Hindi ko nga alam kung bakit si Liar yung binan eh. Hindi si Alibay Artist. Eh, para daw sa Kyuden Bayushi. Bullshit. O bakit? Hindi ba gumagana si ano? Hindi ba gumagana si Liar sa Kyuden Bayushi? Laging ganun yung... Breaking pa nga siya dun. Yun yung laging excuse ni Tyler eh. Para daw sa Kiyin Duty, di ba? Para sa Kiyin Bayushi. Ang laki ng disconnect ni Tyler na ano, siya nag-design ng game but he doesn't play the game. I don't think he ever played the game. Ay, well, at least buti nagmo-monitor naman siya. Pero yun nga eh, yung, hindi, yung mga... Hindi, nagmo-monitor siya, pero yung mga... Yung mga playtesters. Ang focus niya is yung mga ano eh, alternate play, alternate play styles, hindi yung tournament play. Ah, hindi masyadong focus 'yun. Hindi yung main so, na meta. So may disconnect siya sa ano, hindi niya alam yung power level talaga ng cards. Mm. Yung masama doon, syempre, ano, City of the Open Hand has corset armor. So hindi matatanggal. Economic 'yun eh. Economic yung issue noon eh. Sa ano, sa Open Hand. Okay, so return poke si Dennis. So pinabasag na nga yung courteous greeting. Ay, nagpump. Ah, okay. Oh, naglagay ng tesen. Sayang ay, yun. Wow, sayang yung tesen. Nasasayangan ako doon na. Good na yun for ano, for Dennis. Good trade yun. Ayun pa. Kung may fate to, mas may value yung tesen kasi pump siya ulit the next turn. So yun naman yung ano, finer points of L5R. Isa sa mga kailan mag-i-invest. Isa sa mga skills na kailangan mong matutunan. Yung sa Lion, nagamo lang ng one fate lahat, maliban si ano. Maliban si tawag dito, maliban si Levy. Yung sa Lion, kasi iko-common cost mo lang siya. yung sa Lion din, sa Honor eh, one fate lang nilalagay nila kasi gusto mo mamamatay agad yung tao eh. Para ma... Hindi, si lang. Ang nilalagyan mo lang ng fate dun is yung, ano, tawag dito, yung gain one honor pag ano, pag may battlefield. Kasi gusto mo multiple triggers, pero iba gusto mo na mamatay pag tumama sa Kenzo Nogaka. Oo. Yun lang naman yung inaano mo doon. Yun lang naman yung ino-honor mo doon. At saka yung mga commanders mo para sa card draw. Yun ang tactical. Actually, kahit hindi mo naman nga lagyan, may cold tour naman eh. Oo nga. Hindi ko alam kung bakit hindi nila ginagamit yung ano. Kung yung honor blade nagagamit na ngayon, yung kailangan kang bigyan ng honor para ano. Para ma-cancel? Ah, para makapag-play na event? Oo. Luck yun eh. Pwede yun eh. Yung Hayakin no Shiro, naka for greater glory yung nakalaban ko eh. Ay, si Shogun kasi nakalaban. Si Shogun. Isa lang yung nakalaban ko. Sa akin, 1x lang. Kahit na yung swing ng 1x, kung lima yung na FG. Yung snowball, no, Nico?
Oo. Actually, sulit na yung dalawa lang. Ah, sulit na yung dalawa lang. May those who serve. May those who serve ka ba? Wala. Although, hindi naman ako na-snowball niya sa ano ko, sa honor ako nadali, yung na-deck out yung dynasty ko sa Season of War. Ang lakas ko kasi mag-mill ng... Yan, kasi hanap ka ng hanap ng holding. Oo, napanood ko yun eh, may butcher. Nalampasan niya yung butcher mo? Oo, oo, oo. Pero nung yung Tanuri, ang lakas na eh. Kasi ready ng ready. Ang daming red. Wala kang... Hindi, yun nga eh. Basically, wala kang provinces eh. Blank provinces ka eh. Oo, maganda nga. Maganda talaga yung Tanuri para sa... Ang lakas niya, grabe. Hindi mo lang ano. Tapos on top of that, rally pa siya. Maganda kasi for agro. Provinces are medyo... Yan nga lang yung pinakamaasahan mo sa L5R eh. Kasi yan yung mahirap kontrahin eh. Tapos yung Tanuri... Kasi pwede mo nga paikutin strategy mo sa mga provinces. Tapos yung Tanuri, nalinegate niya yun. Oo, Dragon, laging ganun. Sa provinces yung strength. Ay, nakatatlong resto na ako kay Tanuri. Diba? Imagine mo, resto, UA. Speaking of... Yung ano, yung monk house. Oo. Monk house, secret cash, shameful. Ang lalaki ng swing ng secret cash, shameful, resto, UA... Midnight Rebels, mga ganyan. Tapos, hindi apektado ng Midnight Rebels yung Hayaken deck. Hindi apektado ng Midnight Rebels yung deck na yun. Oo nga. Speaking of ano, canceling province abilities, itong Curse Catcher ng Scorp maganda din, actually. Oo. Maganda rin. Yung ito, when the effects of a province triggered ability would initiate, that province if that province has any face down cards, cancel those effects. Medyo conditional pero most of the time meron ka naman piniplay eh. Hindi, combo yan with Governor. Oo. Correct. Combo nga with Governor. Sure cancel isa. Parang effectively may effective deception ka isang beses. Yung Tanuri kasi with Hayakin, kaya niyang maging present in both conflict, both attack. All conflicts. Oh, all conflicts actually. Pero, so parang forever blank na nga talaga yung mga problems mo kung natitesin siya na kaya na take up command ano pa ba, wala nang those who serve you ay ano eh, wala nang in service yung deck na yun eh. Hindi mo kailangan, although parang hindi na umabante yung game sa akin, nawala yata talaga ako. Ano na nangyayari? So ngayon, umatak na si for honor na lang si Karl, umatak si Dennis ng Air with Shouju tsaka Kami Unleashed. Naghanga ako sa game, kaya pala kanina pa hindi tumitira. So ngayon, most probably down to 2 honor, down to 2 honor si Karl, tapos kung may dalawang backhanded, tapos na. Masyado malaki si Shouju. Well, highly unlikely na may backhanded 5 cards in hand. Although may air. Air. So dalawang three. Air to. For two. Sure. Hindi siya pwede mag-defend eh. Oo, mamamatay lang. Ah, di. Down to 1 honor. Ano post? Malaki yung chance na may isang backhanded. Oo, kahit isang that's backhanded lang. It. Pero wala nang backhanded kung si Dennis kasi Seeker of Earth siya. Ay, okay, fine. Oo nga, no? Ay, nag-iisip. Snap. Overthinking. Anyway, pwede niya i-Way of the Scorpion tong Takao. Hindi, tapos, hindi pwede. Ay, oo nga. Non-Scorpion nga pala. Dead nga pala yung ano, Way of the Scorpion sa match. Oh, Ebisu na naman! Do we see a cancel? Nope, I don't think so. Walang cancel. Walang cancel? Buhay na naman! Buhay na naman? Noong unang Ebisu, dumusot, wala siyang censure. Walang hawak na censure. Yung pangalawa... Hindi, wala talaga itong censure. Eh di, walang lusot lahat. Hindi, Forge Edict ang cancel nito. Oo nga, wala talaga, ano ba yan? Mo, wala naman siyang forged edict sa discard pile. Oo nga, wala talaga. Wala yan, highly unlikely. Ibig sabihin, balls play yun. Oo. Imagine mo, wala pa siyang forged na nagagamit. Tapos,
Wala pa rin siya sa kamay na forge. Madi-dishonor mo pa ba to? Hindi na. Malabo na. Ilang honor swing na yung nag-gain niya, no? Grabe. 8. Oh, 10 tama, na ata. 10? Mga 12. Diba, mga 12 na. O diba, snap, tama yung adjustment na clarity. Oo, malaki si Shoju. Ganda eh. Diba, buti si Dennis. Nakita niya yung ano, yung advantage of clarity. Double Shoju eh. Ang laking bagay. Tsaka meron naman siyang mga ano, no, 'di ba, yung tawag diyan si favored nephew. Pwede na rin 'yon. Ano 'yun? Ano 'yun? Yung niece. Si ano, pangalan. Wala siyang niece. Hindi, yung nephew. Yung draw 3 cards, yung discard 3 draw 3. Hindi ano yata yun. Yung favored nephew nga yun. Si favored nephew. Hindi, yung isa. Yung isa, yung 2-3. Ang hirap yung paneki naman. Yung art. Yung draw 3, discard 3. Oo, yung paneki yung art. Ano, Vice, Master Whisperer? Yun. Galing. Wala sa deck ni, ano? Wala? Wala sa deck ni Danny. Wala. Ang lakas nun sa low bid situation, eh. Oo. Draw 3 yun eh. Boy, nakanda niya nun. Kahit wala kang madi-discard, gagana yun eh. Oo. Napatilt ko nga si Dakin dati ng ganun eh. Nag-draw 3 ako. From zero hand. Ay, yung nagalit. Oo, nagalit si Dakin. Puta kina. Oh, part. Ba't siya magagalit eh? Ito naman yun. Kung ako dun sa kanya, magpalit na ako ng Jigo ko handle. Oo nga, wala nang naglalaro sa kanya. Sama ng ano nun. Hindi, marami nang naka-block sa kanya siguro. Wala nang nagjo-join. Nakikita ko minsan yung games niya. Parang isang oras na wala pang... Hindi kasi, mag-leave siya, hindi man na magsasabi. Wala man ng GG. Leave kagad, tapos hinihintay mo ang 10 minutes. Oh, just masama like... Masama reputation niya. Just like that, for honor na lang ulit si ano. 3 na kagad, 3 na. 3 honor na lang. Talagang... Ano, tinatrabaho ni Dennis yung dishonor. Pero si secret cash plus 1 card in hand. Mhm. Lamang na siya sa cards actually, oh. Koko nga si Dennis, bibig 3 ako mamaya eh. Okay, na break na. Pwede ding mag normal ano lang siya, shoujo parang Shoujo clock na lang. Oo, hindi naman mapipigilan yan si Shoujo. Shoujo clock na lang. Anong Shoujo clock? Old Shoujo yan. Oo nga. Hindi, babasag siya. Babasag. Once per round. Walang magagawa eh. Parang Quesada, parang Butcher. Kailangan lang niya makahanap ng ano, ng dupe. Tatlong province ang naman makikita niya later eh. Hindi naman niya di-discard si Alibi Artist eh. Oo. May dupe pa ba? Ano ba magandang i-actress pa? Meron sa kalaban? Pa. Ay, marami eh. Artist. Alibi Artist. Actress. Takaw, pwede. Alibi Artist pa rin. Nag-drop na ba ng Miyako yung mga Scorpion? Wala na, no? May lulost papers pa, oh. So, mababaw si, ano, Shoujo. Attack lang siya ng water. Wow, ang daming acclaim geisha house naman ni Dennis. Hindi ba dapat isa lang yan? Season of War na. Di tatlo, par... Para yata. Ah, nag-season of war na nga. Consistency. Pero di mo naman di mo kailangan gamitin yung tatlo. Ayun na, nabuhay na uli si Shoujo dahil nag-season of war. Yun yung risk dun eh. Wow, Whispers. Yun ang risk dun. Ang masakit yun, nabuhay si Shoujo one more turn. Sakit yun masyado. So this is a card we rarely see. Bayushi's Whisperers.
We rarely see, we don't see. During a conflict, look at an opponent's hand and name a card that player cannot play copies of that name card this phase. Kaya siguro nagtitipid siya ng fate. Hindi na fine-fatean yung mga tao niya. Ayan, finally, nag-fate na siya. Ang mahal! Oo, ang mahal. A-attack lang ako ng water dito with Ibuki. Panalo ka pa rin, no? 5 versus kung ano man yan. Aside from Lion and Phoenix, ngayon ko lang nakita nagamit yung 6 coaster. Sa Phoenix, hindi mo naman nilalap. Well, may mga rare. Ano ba may 6 coaster? Lahat. Meron. Sa, na, lahat. Ano? May 6 coaster lang ka? Oo. Wala. Meron. Yung engineer. Hindi, 5 cost lang yun. De, meron kayong 6 cost. Nasa crab, lahat ng clan pack, 6 coaster meron. Hindi ko alam. Teka nga. Hindi nagagamit. Hindi magamit. Ganun ka baduy. Ganun curious ako. Ka? May kayo siege engine yata, something like that. Nako, nilalag na si ano, si Dennis. PH Internet taking over. Kayo Siege Force. Meron. Meron, di ba? Lahat meron. 7-2. First time ko ito nakita. Sabi ko nga ganun kabulok eh. Meron pala. Ang maalala mo lang si Charge Bird at saka si ano, yung si Aranat. Champions of Yomi. Yun ang maalala mo. Si Aranat. Aranat had ano. Of your dynasty deck, ready this character. Wala kang silbi, sabi ko nga sa'yo. Ang kwenta. Pangit. Dami-daming ready effect eh. Yun ang pangit. Bid 1? Pinamakamantay na ng card draw si Dennis dahil sa dalawang Alibi Artist. Oo. Oh. Talaga nakakainis. Malakas talaga yung Alibi Artist yan. At di sana, sana matutunan ni, ano? Masyado madaya. Sana matutunan ni Karl yung value ng pag-fate sa Alibi Artist. Ayan. May feeling ko, ano eh, may wombo combo to eh. May whispers eh. Kung ba wombo combo niya? Marami ba siyang conflict characters? Kayo Siege Force? Huwag mo lang ano, may butcher ka na, huwag ka nang mangarap ng paganahin yan. Hindi ko paganahin yan. Ngayon ko lang nalaman na may ganyan. Iano mo, Four Bearers Echoes. Four Bearers... isada na lang ipo Four Bearers Echoes ko. Bakit ka magfo Four Bearers Echoes? Oo nga, hindi naman kulang sa pump yung crab sa military. Medyo understated ba ang crab? Hindi. Kaya nga hindi na kailangan yung Four Bears for me. Kasi 2 cost, tapos papump ka ng like Kisada 7. Marami ka, hindi, madalas hindi mo na nga kailangan. Unless Lion kalaban. May kipaghabulan ka sa force na Lion? Sure. Sa Lion ka lang mapifeel na kinakapos ka sa military force. Pero pag... Diba? Parang kaya ka. Uy, compelling testimony. -4. Dapat Dennis... ginamit muna si Whisperer. Yun muna lagi. Kasi gusto mo yung info muna. Oh, nagpass naman si ano, diba? Nagpass naman si Dennis. Mm-hmm. Ay, hindi pala kailangan, ano siya, no? Hindi siya kailangan, tawag dyan, participating. Oo. Nope. It's a very Shugenja-ish ability. No attachments. So, yun na siya. Yun lang siya. Is there a way to dishonor it, to straighten it? So, breaking na sa pilgrimage ngayon. Baba ng sadako. With one fate. Out of conflict. Ito, military swing. Kasi baka gamitan ng Whisperer. Hindi, military swing back. Mag-military swing back si Dennis.
So, ayun na, ginamit na yung Whisperer. Wala pa na bu- Dek, yan yung binabas si Sadako kasi baka ma-Whisperer. Wala pang ano ah, wala pang nagagamit na, wala pa nabubunot na ano, edict buong game. Oo, buong game. Malas lang. Wala, it's either court games or discouraged pursuit. Walang fate si Dennis eh. I don't think calling in favors would warrant a EMS dapat. Wala, walang fate si ano. Hindi, makakakuha mamaya. Okay lang, may house naman eh. Pwede naman yung i-dishonor siguro yan. Kaya naman siguro yung i-dishonor yan. Daming pump nitong deck. Maganda yung laban. So, a-attack na ng water si ano dito, Dennis. Maganda yung laban, attack ng attack. Military water para matayo si Shoju, I think. Na-cycle out na ba niya si ano? Ay, nagamit na niya si dalawang alibi. Nagamit na niya malamang ano? Nagamit niya na. Dapat may marker kung used eh. Dapat i-add yun ng Jigoku devs. Para hindi mo ma-discard yung Tessin na gamit. Ay, hindi pa gamit. Oo. Although, medyo madali na siya malaman kasi yung gamit na natesin yung nasa loob. Ayun ba yun? Ganun yun? Oo, yung mas nasa labas, yun yung hindi yung bago mong kabit. Ay, inside out pa siya? Oo. Stacking niya. Kandilis okay. Na ako na biktima eh. Can I manual? Yun ba yung can I manual? Ano nangyari? Ano yung meron dito? Hi, attorney. Good morning, attorney. Hindi ako attorney! Ay, si... Tapos ng si, si Bigmar pala to. Tapos ng law. Hindi ako nagtapos. Good morning, Mr. Duatlon. Ha! Tagal na yan. So, we, to our listeners, we are here with Edong from Baguio, Snap from QC, Grisky from New Manila, and Bigmar from City of Pasay. And ako from Makati. Kamusta ang internet sa City sa ano, City of Pasay? Ayan, pumasok ako kaya na-disconnect na naman si Daddy. Uy, gamit kayo yung wifi ng opisina, ha? Hindi ako lumayo kayo sa masali sa kanya. Nakakonect na yun sa opisina mo. Oh, hindi, may wifi na yung opisina eh. Ibang wifi gamit ko. Buti hindi ka pa nahuhuli dyan sa opisina. Hindi naman nakakonect sa VPN eh, so hindi naman matatrack yung ano usage. Tsaka si Jigoku's, ano, hindi, sabi ng IT namin, hindi daw siya registered as gaming. So, it doesn't matter. Para lang daw siyang forum. Oh, kasi nice. wala naman data masyado na pinapadala dito eh. Kaya nga. ang labas nga siya, parang static resource siya na webpage eh. Nakatawa. Oo. Gusto nga lang, masyadong eye-catching yung pangalan Jigoku. Sabi niya, na-check mo sa impyerno. Sabi ng IT namin. Eh, barkada ng IT. Ah, alam ko na ginagawa ng IT nyo pag walang problema. Nagbabasa ng ano. Oo. Nag-ano, nagmamanga. Meron silang ginagawa ngayon eh. Nakapag-install sila ng LOL. Naglo-LOL yung mga hinayupak na yun. Ay, hindi sila eh. Bakit? Lol, yung matagal yung paglaro ng LOL ah. Habang nagtatrabaho, hindi siya ganun kadali i-pull off. Wala nga ginagawa. Oo, ganun pag IT talaga. Walang ginagawa for 1 to 2 hours. Oo, may pag... Bong shift ka, walang ginagawa. May trabaho lang naman sila pagka ano. Walang network issue eh. Uh-oh. Kung may network issue, hindi naman sa IT mo yan eh. Oh. Sa IST mo na yun eh. Nasa work from home kasi majority namin. So walang magre-reklamong sira yung PC computer. So ngayon, pag nasira yung work from home system, hindi naman hawak yun ng Philippines, India. So technically, binabayaran sila, wala silang ginagawa. Unless may issue sa VP
VPN. Ang binabantayan lang nila is server and VPN. Yun lang. Namadalang naman, masira. Oh my god. Tatlo na information basag kay Dennis. So ngayon, ano, down to two owner na lang ulit si ano. Makikita ba natin yung pangatlong ibiso? Tatlong ibiso ba yun, Dick? Grabe naman yun, kung lulusot pa ulit. Dalawa lang. Ayan, ibiso na precious. Nakadalawang ibiso na lumusot eh. Lumusot yung una eh. Hindi mo naman dapat under any circumstance, hindi naman lumulusot yung ibiso eh. Oh, tapos lumusot yung pangalawa. Yun yung highlight na match na to. Hindi niya kinounter yung ibiso. Wala siya, wala pa siya nabubunot na idik buong game. Tangin na, seryoso ba yan? Oo. Katabi mo si Dennis, ba't hindi mo tignan yung kamay niya? Hindi, bumaba ako sa kwarto ko, nandun siya sa taas eh. Para kasi siyang na-exorcist dun sa upuan niya eh. Alam mo yung back and forth yung ulo niya. Nakatakot eh. Baka mamila mag 360 na lang yung ulo nandun eh. Buti pa si Karl, may ano, may forged edict. Kaya nga, turn 5 na, wala ka pa rin ni isang forged edict. Well, nag-throttle beat naman na. Hindi, ang masama dun may... by alibi artist pa siya. Well, ito na yung mukhang panapos na to pag walang nagawa. Kasi firing, ano, post, di-dishonor yung ano, sa Dako. Ayun, may ambush. Pero... wala namang fate? Oo. Wala namang fate? Paano mag-ambush? Hindi, nag-ambush kaya nawala ng fate. Pero, wala, mananalo. At least, hindi siya madi-dishonor agad with ano, post. Pero paano bumalik tong si ano? Ah, ambush. Oh, ambush. Yun lang. Grabe yung... matay siya din sa turn na to pag hindi siya nanalo sa conflict na yan. Hindi pa, di ba? Wala nang air eh. Wala na siyang way para makapag-gain. Oh, pero two owner pa eh. Hindi, pag napanalo yung ring... ng court games. Fire. Okay, court games. Tapos na. Na court games na. GG na. Wala nang swing back ano? Walang fate eh. Wala ring way para makabagish din ang dalawa pa eh. Pwede siya mag-court games back? Walang hawak. Na, pero maganda naman yung laro ni Karl. Feeling ko matututunan din niya yan. Yung fate na na. Management, saka owner management. Hindi lang, ang ano ko lang dyan yung alibi artist. Masyadong valuable yun, nakapag-cycle ka pa sa... mas may misplay sa isang buong turn, nag-ibiso muna siya bago siya nag-alibi artist. Nakapag-artist siya noon, nakapag-artist siya ulit noon kasi nag-bansay siya eh. Hindi ah, nag-8 honor pa siya eh. Dapat nakapag-cycle na siya. Hindi, ito yung ano, yung itong huli niyang ibiso, hindi siya... ah, nakapag-artist siya kasi nag-bansay siya. Okay. Oo, nag-bansay siya. 7 yun, tapos nag-6 ulit, tapos nag-artist siya. Oo. Okay, GG na to. Pero dapat mating yun, gamitin mo agad si Ali. Ibay, basta pwede. Oo, susceptible sa assassination. Alright. Dishonor. Okay, gawa na ng bagong deck. Pwede nang gawa na ng bagong deck. Pwede na ulit. Bye, boys! Okay, salamat!